on the road as you were coming here, sabi niya, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Ang takbo pong ito, ito po yung takbo na si Saulo, na ngayon ay Pablo, ay kinatakbo ng Panginoon. Kung inyong mapapansin mga kapatid, si Paul ay special na pinili ng Panginoon sapagkat si Jesus Christ sa time ni Paul ay umakyat na sa kanan ng Ama. At ang mga alagad noon ay 11 na lang dahil si Judas ay nagpakamatay. So, nagpray ang mga alagad kung sino po ang kanilang mapipili na kapalit ni Judas. So, noong sila ay sa mga tao may hindi magandang ginagawa. Kaya, kung ikaw ay sumama sa mga taong nagmamahal sa Diyos, mahahawaan ka. Kapag ikaw ay sumama sa mga taong knowledgeable sa salita ng Diyos, mahawaan ka. Kapag sumama ka sa mga taong wise o may wisdom, ikaw ay maging wise din. Pero pag sumama ka sa isang taong mangmang, magiging katulad ka rin niya. Kaya tinanin niyo, si Paul, sumama siya sa mga disciple. At dahil doon, ito ang nangyari. Ay galing sa kanyang puso na in-reveal sa kanya ng Panginoon. So ang sabi nito, at once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. So ano ang ginagawa ni Pablo noon? Yung mga mananampalataya, kanyang hinuhuli, pinakalagkad, pinatali, kinukulong, pinapatay. Pero ngayon, yung kanyang inusig ay kasama na niya. At ang kanyang preaching ay iba na. Nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. So Paul began to preach about Jesus. So dapat ang preaching po ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Paul resolved to preach no other message except Jesus. Number 5, let us ask for workers who change lives. Ito na po yung ating panuli. Yung buhay na binago. Alam niyo po, maraming mga preacher na buhay nila hindi naman nabago. Tinan niyo. Bakit maraming mga umaten sa simbahan, lalo na sa dati nating simbahan na inatinan, wala namang pagbabago? E paano magbago ang mga tao kung ang nagpipreach hindi po empowered by the Holy Spirit? Paano mabago ang isang tao kung mismo siya ay hindi po nabago? So mga kapatid, ang isang taong binago ng Panginoon, siya ay may karapatang mag-preach. Siya ay may kapangyarihang mag-preach para mabago ang mga tao. Bakit? Kasi unang-una siya ay binago ng Panginoon, siya ay nabago. At dahil doon, ang kanyang preaching ay may kapangyarihan. Sabi nito, all those who heard him were astonished, nagulang, namangha ang nakinig kay Pablo. Bakit? Kasi iba na. Iba na ang kanyang sinasabi. Iba na ang kanyang itinataas. Iba na ang kanyang ipinapahaba. Sabi nito, is that he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on his name? Hindi kaya itong taong ito, hindi ba ang taong ito ay nagbubulo, nagpipersecute sa mga tao na nasa Jerusalem na tumatawag sa pangalan ni Jesus Christ? Kaya mga kapatid, meron po isang lasinggero. Ito. Itong taong ito, gabi-gabi lasing. Of course, alam na alam ng lugar niya na ang taong ito ay lasing. Lasinggero. Naglakad minsan galing sa trabaho, ang ganda ng suot, pero ang lakad ay ganyan. So, sabi ng mga taong nakakita sa kanya, ganito. Araw-araw na lang ginagawa ng Diyos. Lasing itong taong ito. Pero mga kapatid, hindi ginagawa ng Diyos na ikaw ay maglasing. Dapat malinaw sa atin yan, hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay araw-araw maging lasing. Yun po kasi ang sabi ng mga tao. Araw-araw na lang ginawa ng Diyos, lasing ang taong ito. Pero alam niyo mga kapatid, isang araw, ang taong ito
na born again. Hindi na siya pasuray-suray sa kanyang paglalakad, kundi ang hawak niya straight na kabarong, may hawak ng Bible. Tapos, yung mga tao, lumaki ang mga mata nila. Ha? Bible lang hawak nito. Hindi ka ba rin maniwala? Bakit? Eh, lasing biro natin yan. Ngayon ang hawak, Bible. Naalala ko po yung mensahe ng aming din sa Bible School, na ang title po niya ay Erasing Old Images of One Another. Ano ibig sabihin? Sa Panginoon, wala pong imposible. Meron pong anak na nag-text sa akin. Ang sabi niya, Pastor, wala na pag-asa itong papa namin na mabago. Kapag sinabi mo wala na pag-asa, kinaklose mo ang magagawa ng Panginoon. Si Pablo nga eh, anong sabi ni Pablo? Sa lahat ng mga makasalanan, ako ang chief, ako ang pinuno, ako ang pinaka. Pero nabago ng Panginoon. Meron pong isang Italian priest na direktor po dati ng Don Bosco sa Makati, sa Pasay Road. Italian priest, galing sa Italy, of course. Na-born again. Imagine mo, isang Italian priest na nag-ugat na sa kanya ang teaching ng Rome, ng Vatican. Pero na-born again. Ang pangalan po niya si Anthony. Ang abrigo po niya ay Pichota. Anthony Pichota. Nung ma-born again siya, in-expose niya, sumulot siya ng libro, ang teaching ng Roman Catholicism. Imposible ma-born again. Pare! Ang tagal na nag-aaral ang magapare, pagkatapos, nabuksan ang puso at isipan niya. So, wag nating isipin na yung taong yun ang masama ay hindi na mababago. Bakit kinuklose natin ang kamay ng Panginoon? At alam niyo mga kapatid, ang dinadalaw ng Panginoon, yung ang tingin mo, masamang tao, yun ang dinadalaw ng Panginoon. Nung siya nasa lupa, yun ang kanyang pinapuntahan. Hindi yung ang tingin sa kanyang sarili, matuwid sila. Hindi yun. Ang dinadalaw ng Panginoon, ang tingin mga tao sa iyo, masama ka. Kaya, walang imposible sa Diyos kung baguhin ka niya. Kaya niyang baguhin. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mga mahal sa buhay na masasabi natin, ang tagal-tagal naman Panginoon, ang aking asawa, mga anak ko, kaya ang tagal-tagal naman itong kapatid ko. Kaya nasabi nung isang kapatid, Pastor, hindi ba masama na manalangin ka sa kapatid ko mo na kunin na lang siya ni Lord? Bakit? Kasi laging pabigat na lang sa nanay namin. Problema araw-araw ang binibigay. Sino ba sa inyo ang nanalangin ng ganyan? Lord, kunin mo na yung kapitbahay ko mga sama-sama. Kasi bakit? Eh, araw-araw na lang. Puro na lang problema ang dala-dala dito. So, ano ang ating panalangin para bang kung ikaw ang masusunod, papatayin mo na. Ano pati anak? Hindi ka magbabago! Tulong na lang ako. Pero alam niyo mga kapatid si Lord, ang haba ng pasensya niya. Napakahaba ng kanyang pasensya. Bakit? Ang daming mga tao sa panahon ngayon, araw-araw gumagawa ng kasamaan, pero buhay pa rin. Bakit? Hindi ibig ng Panginoon ng sino man ay mapahama. Ibig ng Diyos ng lahat ay magsisya at magbalik loob sa kanya. Amen. Kaya si Pablo, ang sabi niya, sa lahat ng mga kasalanan, ako pinapinuno. So Paul marveled at Paul's changes. Not only, ano po, kulang ng L ito. Not only his message, but his life changed too. Kaya sabihin natin, walang imposible sa Diyos. Amen. Paul's life qualified him to speak the message. Bakit? Kasi siya ay inatagpo ng Panginoon at ang buhay niya ay nagbabago. Conclusion. When Christ calls people to Him, He tells them to deny themselves. Ito sa kamay ng handang idilit ang kanyang sarili. Ito sa kamay. Okay. Ibig sabihin ng idilit ang sarili,
Alisin. May pangarap tayo sa buhay. Meron tayong gustong mangyari sa ating buhay at pamilya. Pero sasabihin natin kayo, Lord, yung pangarap ko sa buhay, isa, isinaisatabi ko ito alam-alam sa pagsunod sa inyo. So He tells them to deny themselves, take up their cross. Ulitin ko po, ang ministry ay cross. Bakit? Yung ating master, yung ating sinusundan, dinala niya ang ating mga kasalanan sa cross. So tayo din naman, handang magsakripisyo. At nasa kamay ng handang magsakripisyo for the sake of the kingdom, of the gospel of the Lord Jesus Christ. Handang magsakripisyo. Pero alam niyo po ba, ang mga anak ng Diyos, opo, may sakripisyo, pero hindi laging sakripisyo. Kung may hirap, may ginhawa. At alam natin na atin pong ginagawa ay hindi walang kabuluhan. So, ang sabi ng mga din, kapag nakahanda ka ng i-deny ang sarili mo, handa ka ng mag-sacrifice, then follow me. He also tells them to take up his yoke. Ano yung yoke? Submission to his command, to his will, and sa kanyang trabaho. Ano po? So challenge, do you serve the Lord and the ways He wants for you? Amen. Do you believe that God has greater rewards for you than this world can offer? Amen. Of course. Bakit? Ang isang taong dakila sa kariyan ng Diyos, yun yung taong naglilingkod. Ang sarap sa akin, Panginoon, if you want to be great, then you become servants of all. Ang mga great, yung mga naglilingkod sa Panginoon. At ang mga naglilingkod kay Lord, higit ka pa sa isang presidente. Bakit? Ang presidente, 6 years, wala na. Ang kanilang servisyo dito lang sa lupa. Pero ang ating service kay Lord, merong alin, eternal values. Sabagat anong sabi ng Biblia, ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon na hindi naging walang kabuluhan, kundi darating ang panahon na tayo, pagharap natin sa Diyos, tatanggap tayo ng reward ayon sa ginawa natin dito sa lupa. Yan mga kapatid, maging kabilang nawa tayo sa mag-aani ng Panginoon, sa mga workers ng vineyards ng Panginoon. Ang ating buhay ay hindi lang po kumain, matulog, magtrabaho, kumain, matulog, magtrabaho. Sa mga estudyante, kumain, matulog, mag-aaral, kumain, matulog, mag-aaral. Hindi lang ganun ang buhay natin. So bigyan natin ng halaga ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of your basic needs shall be added unto you. Bakit ko sinabing basic needs? Kasi yung context noon, ito ko sa pagkain, inumin, namin basic needs. So if you seek the king and his dominion, and we will do the righteousness of God, then, ang sabi niya, all of these things shall be added unto you. So, meron ka na dadagdagan pa ng Panginoon. Bakit? Kasi nuna mo ang hari at ang gawain ng kanyang kaharian. Dahil doon, sinasagot ng hari ang ating pong pangangailangan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay magsitayo?